Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Note na comment down below, we share and like this video. Well, hello there friends, welcome to another episode episode of the JK Vlogs. Today is going to be a very special one because I'm going to share with you guys what I eat in a day. And I'm not claiming that this is 100% vegan or 100% healthy, pero sa standards ko, medyo healthy na itong ipapakita ko sa inyo mga recipes. Kasi sabi niyo nagugustuhan niyo yung mga recipe segments sa akin mga vlogs. So today, I decided to film everything that I eat in a day na sobrang ginaganaan ako magluto. Sa mga araw na talagang sobrang tutok na tutok ako mag-edit, I usually prefer yung green juice lang because it's like salad in a cup, you know what I'm saying? So parang ganun lang siya. Kaya mas madali siya na habang nag-edit ako, I'll just sip from my tall plastic cup. Ganon. So yun ang papakita ko sa inyo ngayon. The ingredients may vary, pero usually, ito rin yung ginagamit ko or whatever's inside my fridge. Tapos, ngayon, kailangan meron tayong carrots doon, cucumber, staple yan, apple, staple din yan. Tapos, ito mga frozen fruits lang na nilagay ko sa freezer kasi minsan wala akong yelo. So, kapag frozen yung fruit, it also acts as ice. Tapos, strawberries na nabili ko sa Divisoria kahapon. For 50 pesos, mahal siya, 50 pesos, dapat to, 3 for 100 na. Tapos, chia seeds na nabili namin sa Korea. Spirulina powder na nabibili sa Trinoma, yung malapit sa Sush na kiosk. Ito, collagen powder na nabili namin sa Japan, pero may mga ganitong available sa Instagram. One important element is missing from this green juice. Alam nyo yan, yung aking MSG or yung aking bechin sa green juice, which is yung Yakult. For some odd reason, nakalimutan kong bumili ng Yakult na nasa grocery ako kahapon, nakakainis. Pero, this will still taste great. So, ayan guys, kailangan medyo may plastic kayo na on the side para yung mga kalat-kalat nyo, madali nyo siya malalagay sa plastic. Just madaling itapon, mas masinop, di ba? Ayan guys, o diba ang dami? By the way, hindi lahat to ilalagay ko sa blender, pero magtitira ako ng konti-konti kasi mamaya gagawa tayo ng oatmeal something-something. Ito lahat yung pinagbalatan, no? Kung nakasupot siya, hindi makalat sa prep area, diba? So, ilalagay ko muna yung pinakamatigas na mga prutas sa ilalim. Ayan, ito pineapple, oranges, tapos apples. Tapos lalagyan na natin siya ng chia seeds. Mga dalawang kutsara. Collagen powder. Mga isang kutsara niyan. Yan. Tapos last but not the least, lalagyan natin ng spirulina powder. Kung wala kayong spirulina powder, pwede nyo naman gamitin yung mga lettuce or parsley para to make the green juice green. Mamaya siguro maglalagay ako ng konting honey kasi baka hindi siya ganun pakatamis for my liking. Lalagyan natin ng konting tubig. Siyempre guys, lalagyan natin ng orange from the car. Red from the strawberry, kaya hindi talaga to magiging as green as we hope it should look like. Nilalagay na natin siya sa cup. Okay lang yung may buong yelo para at least lumalamig pa rin siya habang iniinom mo siya. And I'm one of those people na mahilig uminom from the straw. So tikman natin kung masarap siya. Uy, actually nag-green na siya, oh. Ay, ang sarap. So ngayon, ready na tayong mag-edit.
currently editing a vlog. Actually, matatapos na siyang mag-save. Ngayon naman guys, gagawa tayo ng isa pang option for breakfast. Ito, sobrang favorite ko tong oatmeal recipe na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Basta oatmeal fruit bowl. Parang ganun. Una, kuha tayo ng ating bowl. If in case you're wondering sa ko nabili to, Japan Surplus. Apat for 250. Ang una natin ilalagay yung rolled oats na tinatawag. Usually, tinatansya ko lang to. Siguro mga dalawang handful. O, diba? Mga ganyan. Sorry, guys. I just like using my hands, you know. I changed my mind. Dinamihan ko ng konti. Mga ganyang karami. Tapos, this is optional. Pwedeng kahit anong klaseng milk. Pero ito kasi yung available sa fridge ko ngayon, yung soy milk na Hershey's Cookies and Cream ang flavor. Mas gusto ko sana almond milk kaso naubusan na ako. Ito na lang yun natira. Now, let's put some. Just enough for it to soak. Para mabasa lang siya. Huwag naman sobrang parang sabaw na sabaw. Now, optional guys, you can set this aside para mas ma-absorb pa ng oats yung moisture or yung water content or whatever it is na nilagay mo na basa. Pero as for me, I like to eat it that way or I like to eat it right away na ganito. Pero palagandahin muna natin, lalagyan natin siya ng mga konting decorations. Kanyo, wala pa halos 10 minutes nag-expand na yung ating rolled oats. So, lalagyan natin siya ng slices ng strawberries at saka apples. Tapos alam nyo ba guys, if you squeeze some lemon dun sa inyong apple, it will taste even better. Tapos hindi siya agad-agad mangingitim o mag-oxidize. O diba, ang ganda na niya. But wait, there's more. Lalagyan natin ng chia seeds at saka banana chips. Actually, mas maganda yung fresh pero wala akong available ngayon eh. Meron lang ako banana chips. By the way, thank you so much Sarina for sending me this. You can order yung banana chips down in the description box. Andun yung details. For some added pa effect, lagyan na lang natin ang chocolate sa gitna. Wala akong malagay kasi. There guys, see? Ang ganda tingnan, di ba? I'm so excited to eat this na. Garami ang bango. Ang bango. Excited na ako. Let's give this a try. It looks so good. Actually, ayoko siyang kainin kasi ang ganda-ganda niya. Pero, bakit ba natin siyang ginawa kung hindi natin siya kakainin, di ba? So, ayan guys, bumili ako nitong chicken breast, parang 30 pesos isang ganito. Ganito itsura niya. Tapos, in-slice ko lang siya into 4, just like that. Tapos, ang gagawin natin, lalagyan natin to ng salt and pepper. To make it look more interesting, lalagyan natin siya ng dried parsley. Higyan natin ng konting chili flakes. Pagkatapos, this is optional para mas zesty ang lasa, ligyan natin ng lemon. Itong lemon na to, matanda na to eh. May isang araw pa to na nandyan sa ibaw ng rest. Kaya medyo ang hirap niya na hiwain, di ba? Pero okay lang, edible pa yan. So, pipigaan lang natin siya ng lemon. Para masarap ang lasa niya mamaya pag ginrill na natin siya. Ready na siya in mga 5 to 10 minutes. Just let the flavors and the spices soak in. Kung nagmamadali naman kayo, gusto nyo, lagay na lang itong pesto na pang palasa from McCormick. Let's deal with the broccoli. So, yung broccoli, nabili ko for 35, isang puno. Ang tawag namin sa ganito, puno. So, 35 pesos lang yan. Ito na yung ating broccoli. Lalagyan na natin siya ng mainit na tubig. Ganyan karami. Tapos, mga wait, mga 2-3 minutes. Makikita nyo kagad, di ba, mas naging mas mapusyaw.
yung itsura ng ating broccoli. Ayan guys, bininawan ko siya ng malamig na tubig. Sorry, nawala kasi yung, naubos yung memory. Anyway, nakita nyo, sobrang green na yung broccoli natin. Ibig sabihin, ano na to, pwede na siya for consumption! Ito naman chicken natin ay ipiperito na natin. Lalagyan ko lang ng konting oil tong ating marinade para at least hindi siya sobrang magiging dry pag pinirito. Ito yung olive oil na favorite ko kasi mura lang siya. Tapos I always choose to get the extra virgin one. Ito lang, ganyan. Tapos, luha-luha-luin natin yan dyan. Ito na yung ating grill pan. Medyo luma na to, kaya ganyan na itsura. Nakita nyo, sobrang mainit. Hindi ko na siya lalagyan ng oil kasi may oil na yun. Chicken! Ayan, lalagyan na natin ito. Yay! Tapos okay siyang gagalawin para may grill mark. Sobrang bilis lang maluto ng chicken. Kaya pag nakita nyo na namumuti na yung ibabaw, you can flip it. Makikita nyo naman sa gilid na medyo nag-char na siya. O nag-char. Nakikita nyo, natutusta na siya sa gilid. Tapos ayan, lumalabas na yung mga juices niya. Ayan guys, so binaliktad ko na. Nakita nyo, nag-char na siya. Kasi tusta-tusta dun sa lines. Ito, binaliktad ko kagad eh. Yan na nangyari. Pero pwede pa rin naman natin tustahin yan na yung konti. On the side, sinabayan ko lang ng onions para added the color. Ilagyan ko na ng salt and pepper itong ating broccoli. There you have it, my friends. Pwede nyo siya lagyan ng kanin kung gusto nyo. Pero kung nagda-diet kayo, okay na to as it is. Grabe, excited na ako, guys. Tingnan nyo naman. It's so good. Taste test. Tikman natin kung masarap ang chicken. Ayan guys, nagpapahinga lang tayo ng konti. Actually, meron pa akong mga tikluping, mga damit. Pero, nanonood ako ng Tawag ng Tangalan. Ako lang ba ang na-addict sa palabas na to? Tas siya nga pala guys, pinadala na ako ng makeup ni Benefit. And, andito sila sa box na ito. At gagawa ako ng full face first impression using Benefit makeup. Hey guys, magluto tayo ng steak. Lagyan na natin ng olive oil. Kailangan natin, we have to work fast kasi baka masunog siya. So, ito na yung steak natin. Wow! Lumulab! You want some onion on your steak, Daddy? Yes, baby. Are you excited? Excited! Baby, you say yes! Yeah, boy! Wow! Medium rare, love? Oo. It's stuck! Di pa siya as charred as I would want it to be. Mas gusto ko pa sana mas maraming ganun. Yan! Nabili namin itong steak kahapon, no, Daddy? Magkano nga ito? Parang 100 plus... Isa. 100 something isa. Parang mga around 250 lang itong dalawa. O, di ba? We can enjoy steak at home. Baby, mukhang masarap yan, ah. Sarap? Okay na. Marami ka mashed potato na niluto. Ha? Marami ka mashed potato. Ano lang, sapat lang, maliit lang. Para hindi ka masyadong tumaba. Dahil occupied yung aming table ng mga laptop and mga office supplies. Dito kami ngayon sa floor kakain. And ito na yung tsura ng steak. Are you excited, Daddy? What can you say for yourself? I'm excited. Excited. 3 minutes. Ano sabihin ko? Claim mo, bakit yung nag-emote ka gabi? Ah, ikaw naman kasi yung utos mo, patong-patong, di ko pa nga gawa yung isa. Dami na kaagad na utos. Pwede namang hindi mag-react ng galit. Mga girl, pag masyado maraming utos sa mga boys, kasi nakakapagod. Promise. Gusto mo, kailangan lang ako para wala na mag-uutos. Sinabi ko nga, okay lang may utos, pero huwag masyadong marami. Huwag naman patong-patong. Ano pa? Huwag sasabayan yung galit ng asawa. Sinabayan ko ba? Oo. Kagabi? Oo. Ano
parang galit sa'yo kagabi. Ikaw nga itong tinulungan ako eh. Binidyaw kita kagabi, kala mo ka. Natulog ka. Tapos ako pa, paano ito sila pa yan magalit? The wife is always right. Ano? A happy wife? Is a happy house. So you heard it from the guy. Hmm? Ano yung sabi mo sa akin nung tumabi na ako sa'yo pagtulog kagabi? Ano? Ano yung sila nang ginawa mo sa akin una-una nung na-realize mo ko nakatabi mo na ako? Ano? Ano ba? Ay! Niyag kita! Bakit mo ko niyagap? Kasi na-miss kita eh. Bakit mo ko na-miss? Kasi nang-aaway ka. Ako eh na? Sino yung nagtulog-tulugan? Huwag mo na i-record. Record. Let the people of the Philippines know. Ayan ako. Mga husbands, ano yan? Mga husbands, treat your wife as yung dapat silang mahalin. Minsan may sapak, pero minsan may sumpro. Ano ginagawa mo pag may topak ako? Sumusunod sa lahat. Which is like every time. Ito, minsan lang ako nag-ano. Ano eh? Ikaw ano minsan? Ikaw nga may kasalanan. Ito mo pisilingit mo? Ikaw pa nga may kasalanan to begin with eh. At bakit? Anahimik ako. Hindi niya pa kasi napapanood yung vlog na ginawa ko kagabi. Siyempre, bias yun sa'yo. Ilang guys, salamat sa pagpapanood. Till the next vlog. Bye-bye. Bye-bye.